pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa kabanal-banalang gabing ito na pinangyayarihan ng pagtawid ng ating Panginoong Hesukristo mula sa pagkamatay patungo sa pagkabuhay, ang sambayanan niya ay nag-aanyaya sa lahat ng mga anak na nasa iba't ibang panig ng daigdig upang magtipon-tipon sa pagganap sa magdamagang pagdiriwang. Sa pagganap natin sa alaala ng Pasko ng Panginoong nagtagumpay sa pakikinig ng salita at paghahain ng kanyang buhay, maaasahan nating tayo makakapakinabang sa kanyang pananaig sa kamatayan at pamumuhay sa piling niya at ng Amang may kapal. Ngayon ay babasbasan natin ang siga. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong dinulutan ng ningas ng iyong kaliwanagan. Ang bagong ningas na ito ay iyong gawing banal. At ipagkaloob mong kami pagningasin itong aming pagdiriwang upang makasapit kaming may dalisay na kalooban sa walang maliw na kaliwanagan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Si Kristo ang nagmamahal noon sa bayang hinirang. Ngayon pa rin siyang patnubay. Si Hesukristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang nagmamahal simula pa noong araw. Wakas nating siya'y hantungan. Si Hesukristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang pinagmulan, alpay sa gisag niyang tunay. Siya'y ating pinanggalingan. Si Hesukristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ay siyang hantungan, umegay kanyang larawan. Siyang ating patunguhan. Si Hesukristo'y nabuhay, siya'y ang ating kaliwanagan. Kay Kristo ay nabibilang lahat ng panahon, araw, bawat yugto ng pag-iral. Si Hesukristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ay nabibilang mga taong daan-daan. Hari siya ng kasaysayan. Si Hesukristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ang karangalan, lahat ng kapangyarihan. Panginoon ay dinarangal. Si Hesukristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ang kapurihan ng buong sangkatauhan, ngayon at magpakailanman. Si Hesukristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Sa sugat na lubhang banal ni Jesus sa tagiliran, lubhang dugot tubig ay lumitaw. Si Hesukristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. May sugat sa kanan, si Jesus na nabayubay sa krus, na kinamatayan. Si Hesukristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ang kaliwang pa naman ni Jesus din ay sugatan, pako'y naglagos na tunay. Si Hesukristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Nanyang kamay, si Jesus di pinakuan,
kaya't may sugat na taglay, si Jesucristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Sa kanyang kaliwang kamay, si Jesus ay pinakuan noong buhay niya'y ialay. Si Jesucristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Mapawi nawang tuluyan ang dilim ng kasalanan sa puso natin isipan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa't isipan. Si Jesucristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa't isipan. Si Jesucristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan.
tayo ng magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa't isipan. Si Jesu Kristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Salamat po, buong banal, sa ilaw na iyong bigay. Si Jesu Kristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Magala kayong lahat sa kalangitan. Kayong mga anghel ay mga gawitan. Magala kayong lahat na mapapalad na nilikha na nakapaligid sa luklukang dakila. Magalak ngayon't magdiwang mga anghel na kinapal. Lahat tayo'y magawitan, tambulin ang kaligtasan. Maghudyat ng kagalakan, magsaya ang sanlibutan. Si Jesu Kristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Salamat po. Si Jesu Kristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Hinirang ng sambayanang bumubuo ng simbahan, magsaya sa kaningningan. Ang puso na titisipan, itaas sa kalangitan. Ang Ama'y pasalamatan. Si Jesu Kristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan.
salamat. Ngayon nga ang kapistahan ng Panginoong nabuhay ukol sa ating kalayaan. Ngayon nga ang pagdiriwang ng muli nating pagsilang sa tubig ng kaligtasan. Si Jesu Kristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Salamat. Sama ng sanlibutan, pag-ibig mo at katapatan, patawad sa aming bigay. Hain namin itong ilaw sa gisag ng matagumpay na anak mong minamahal. Si Jesu Kristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Salamat po. Mga kapatid, ngayong nasimulan na natin ang magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay, makinig tayong mabuti sa salita ng Diyos. Isaloob natin kung paano niyang ginaganap sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ang pagliligtas niya sa mga hinirang na tao. Noon, ngang sumapit ang itinakda niyang panahon, ang kanyang sariling anak, ang kanyang sinugo upang maging ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Diyos ang kaganapan ng kaligtasan na nangyayari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagtubos sa tanan. Maaari na pong patayin ang mga kandila at magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang simulang likain ng Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit.
bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y sukuin, buong tanay baguhin. Espiritu mo'y sukuin, buong tanay baguhin. Puri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. Ikaw, Panginoong Diyos ko, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na kay ganda. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit ng masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadili. Ibinuhos ang biyaya't lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka. Nagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Anupat ang mga tao'y may pagkaing nakukuha. Sa daigdig, Panginoon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong kaya ito ay nagawa. Ang dami na nilikha mong nakalaganap sa lupa, Panginooy, purihin mo kaluluwa, purihin ang Panginoon o purihin mo nga siya. Espiritu mo'y sukuin, buong tanay baguhin. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lahat ng iyong mga nilikha ay ikaw ang itinatampok. Naway maisaloob ng iyong mga tinubos na ang daigdig sa panimula ay lalo mo pang pinadakila sa mga huling panahon ng pagsagip ni Kristo na siyang inihaing korderong pamasko na kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababatid ko na ikay kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangin. Ako'y iyong pakiligin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.
ako'y iyong takilikin. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinararami mo sa sanlibutan ang mga anak na sa pangako mo'y sumilang bunga ng paglawak ng saklaw ng iyong paghirang. Sa pagbibinyag, ginagawa mong matupad ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay marapat na makatugon sa iyong panawagan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Maahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pamamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karuahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatuhuli sa kanila, gayon din ang haligap ng ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita'y bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karuahe, at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyong ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap, nalubog ang gulong ng mga karuahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ko ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ng kanilang karuahe." Ganun na nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyong nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karuahe't kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na iyon, ang mga Israelita'y iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang mga bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa makapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises.
Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoy ating ngayoy awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa akin nagkukup, nag-ingat, Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay magsisulong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sa sakyay kanyang pinalubog. Sila'y natabunan ng alon ng dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw, Poon, maghahari magpakailanman. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong unang panahon ay iyon ang idinulot na mabanaag ang himala ng bagong tipan sa pagtawid sa dagat bilang tagapagpiwatik ng nagaganap na pagbibinyag na siyang paglaya ng iyong sambayanan sa pagkabihag. Ipagkaloob mong ang lahat ng mga bansa ay makaranas ng muling pagsilang na dulot ng Espiritong tinatanggap ng mga may pananampalataya na Israel, ang unang nagpamalas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Ang iyong naging kasintahay ang may likha sa iyo. Siya ang makapangyarihang Panginoon. Ililigtas ka ng Diyos ng Israel. Siya ang hari ng lahat ng bansa. Israel, ang katulad mo ay babaeng bagong kasal. Iniwan ng asawa, batbat ng kalungkutan. Ngunit, tinawag kang muli ng Panginoon sa kanyang piling at sinabi, sandaling panahong kita'y iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kukupkupin. Sa tindi ng galit, nilisan kita sandali. Ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Iyan ang sabi ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Nang panahon ni Noe, ako ay sumumpang di na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Gayon din sa ngayon, iiwasan ko nang sa iyo'y magalit at hindi na kita parurusahan uli. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol, ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking pangako. Iyan ang sinasabi ng Diyos na Panginoon na nagmamahal sa iyo. Sinabi ng Panginoon, O Jerusalem, nagdurusang lungsod, na walang umaliw sa kapighatian, muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Gagamit ay rubi sa mga tore mo. Batong maningning ang iyong pintuan at sa mga pader ay mga hiyas na makinang. Ako ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at buhay ay uunlad. Patatagin ka ng katarungan at katuwiran. Magiging malayo sa mananakop at sa takot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na makuhang matuwat magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Kung sa akin nagligtas,
Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O Poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, Poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di magsasawa. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa ikadarakila ng iyong ngalan, paramihin mo ang mga nakikinabang sa iyong pagpapalang bigay sa mga ninuno namin sa pagsampalataya sa iyong katapatan. Ngayong ang iyong paghirang ay sanlibutan na ang saklaw, ang matibay na pinananaligan ng mga ninuno naming banal ay matantunawa naming magkaroon ng malaking katuparan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Amen.
at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kalagi. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kabanal-banalang gabing ito ay pinagliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antigin mo ang espiritu ng pagkupkup mo upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba nyo nalalaman na tayong lahat ay nabinyagan kay Kristo Jesus, ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung papano tayo binuhay muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo'y namay mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung kaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na kamakakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat namatay na pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya na minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang iyong sarili na patay na sa kasalanan, dapat po't buhay naman para sa Diyos ang iyong pakikiisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po.
pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang umaga ng araw ng Linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, naratnan nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila't sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod. Sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki,
Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito. Siya ay muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus. Tsaka ikatlong araw ay muling mabuhay. At naalaala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbalik nila mula sa libingan, sinalaysay nila ang lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana at Maria ang ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinabi, kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Gayon ba'y tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya, pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino. Kaya umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikisa sa pagdiriwa ng dambana ni Hesus na banal na diwa sa pinakadakilang kapistahan ng ating pananampalataya. Nais kong iugnay ang banal na diwa at muling pagkabuhay. Simulan po natin sa simulang simula, gaya ng mga pagbasa. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Binigkas niya ang kanyang diwa. Nagsalita siya, nawasak ang kadiliman at nalikha ang buong sansinukob. Nabasag ang tahimikan ng kawalan nang binigkas ni Yahweh ang kanyang banal ni diwa una pa sa lahat ng panahon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nilikha ng Diyos ang araw at buwan, mga planeta at bituin, mga bulaklak at pananim, lahat ng uri ng hayop at ibon. Nilikha niya ang tao na kawangis niya at kalarawan, ngunit sumuway ito sa kanyang utos. Pagdating ng akmang panahon, ang banal na diwa ng Diyos ay naging taong kagaya natin. Nanahan na kasama natin sa daigdig. Tunay na tao, puno ng biyaya at katotohanan. Naging bahagi siya ng ating tadhana at umusbong ang pag-asa ng santinakpan. Si Jesus, ang banal na diwa, nagpumiglas, nagkatawang tao upang ang ating hadika ng lubos na pagmamahal at ligayang walang katapusan ay makatagpo ng kaganapan. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ang Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Nakibahagi siya sa ating pagkatao upang magbigay patotoo na ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. At nang ang diwa ay naging tao, nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Namatay si Jesus sa krus upang iligtas tayo sa kadilimang walang katapusan. Hindi na lubusang magtagumpay ang kamatayan. Napuksa ang pusikit na kadiliman ng kasalanan at kasamaan. Sa bundok ng Kalbaryo, ang sinag ng banal na diwa ay nalambungan ng dilim ng kasalanan, ng kasikiman at kabuhungan, ngunit di nagtagal ang tagumpay nito. Nabuhay si Kristo na maguli at muling magbabalik upang hukman ang mga buhay at mga patay. Ang mga kasama sa kanyang kaharian ay hindi na malalambungan ng kamatayan magpakailanman. Nabulag tayo ng ating mga hungkag na pitaya.
Tumingala tayo sa at humihiyaw na mabigyan sana ng bagong pag-asa, na magkaroon nawa ng katiwasayan, ng kalooban at bagong sigla upang humubog tayo ng bagong bukas. Nagbukang liwayway nga sa kalangitan. Ngayon maaari nang magtiwala tayo na mabubuhay tayo maguli. Hindi magtagumpay ang pagkaagdas at kabulukan. Babangon muli tayo sapagkat ang Diyos ni Jesus ay Diyos ng mga buhay. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Lahat tayo ngayon na tinatawag sa kalwalhatian sa kalangitan ay tinatawag naman ng banal na diwa na nabuhay na maguli na ipahayag itong mabuting balita na hindi na tayo paghaharian ng kadiliman. Pahayag natin ngayon bilang pasasalamat sa Kanya ang mabuting balita sa mga maralita, ang kalayaan sa mga nakakulong. Pahayag natin na ang mga bulag ay makasilay muli ng liwanag at ang mga inaapi ay makakalaya. Ito ang mabuting balita na pinagdiriwang natin ngayong gabi. Huwag nating hayaang maging miti lamang ang muling pagkabuhay ni Jesus na siyang daan, katotohanan at buhay. Hear the word, speak the word, be the word, so that His life will become our lives and His mission will become our mission. Ang buhay ni Jesus na muling nabuhay ay naging atin ding buhay. At ang Kanyang tadhana, atin ding taghan. Kaya ngayong panahon ng COVID, ng pighati, ng digmaan sa Ukraine at Russia, panahon ng mga hungkag na pangarap at pupunyaging walang kabuluhan ng maraming tao. At marami din nalilihis ng patutunguhan. Nagkakatipon tayo ngayong gabi upang ipagdiwang ang banal na diwa sapagkat Siya ang daan. Siya ang Alpha at Omega. Siya ang gagabay sa atin tungo sa buhay ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa panahon ng kaguluhan at di magkamayaw na katahimikan, sa isang mundong nababalot ng kasinangalingan, pinaghaharian ng mga trolls, sa isang mundong nakalimot ng magdilay kung bakit narito ang tao kasama ng mga planeta at bituin. Isang mundong kabalintunaan sa shalom ng kaharian ng Diyos, natitipon tayo ngayon upang ipagdiwang ang banal na diwa sapagkat Siya ang katotohanan. Sa isang mundong nawala na ng pag-asang makatagpo ng kabuluhan at dahil lang magsikap at umunlad sa kinabukasan, nagkakatipon tayo ngayon upang ipagdiwang ang banal na diwa na Siyang buhay na walang hanggan. Send forth your spirit and they shall be created and you shall renew the face of the earth so that there will be a new heaven and a new earth. Nagdiriwang tayo ngayon sa gitna ng isang mundong madilim. Pagdiwang natin si Jesus bilang daan, katotohanan at buhay. Kaya nagdiriwang tayo bilang isang sambayanan ng pananampalataya. Nanunumpa tayo ngayon sa ating pagparito na sundin ang pagtawag ng banal na diwa na isang alang-alang ang pag-asa. Dala ni Jesus na nabuhay na maguli. Kaya pakinggan natin ang hinaing ng mga maralita at ang hinaing ni Inang Daigdig. Ibunsod natin ang isang bagong mundo na puspos ng kapayapaan at katarungan. Isang mundo ng pagpapakatao, pakikipagsandiwaan at pagkamakasaysay. Sa dakilang araw na ito, sinisigaw ng ating mga puso. Hari nawa ang dilim ng kasalanan at hating gabi ng pag-aalinlangan ay maglaho sa harap ng liwanag ng banal na diwa at espiritu ng biyaya. Wala na tayong bahid ng pagdududa.
wala ng mga lunggati na walang kabuluhan. Wala ng mapait na pagkabanyaga sa sariling lupa. Sapagkat ang ating tadhana ay kawalang hanggan. We are born for greater things. Ang abo ng kamatayan ay inanod na sa tubig ng bagong buhay. Harinawa, maghari ang puso ni Jesus, banal na diwa, sa puso ng bawat nilalang. Si Kristo ay nabuhay. Siya ang ating kaliwanagan. Alleluia! 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 Paalala, ang pagbasbas ng tubig ay gaganapin sa inyong mga lugar. Itaas ang inyong mga sisidlan habang ginagawad ang pagbasbas. Sa pamamagitan ng binyag, tayo'y naging kabahagi ni Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa bahaging ito, pagtitibayin at sasariwain natin ang mga pangako natin noong tayo'y bininyagan. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapatin niyang basbasan itong mga tubig na iwiwisik ngayon bilang pagunita sa tinatanggap nating binyag noon. Paggalobanawa tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, ipahayag mong ikaw ay kapiling ng iyong sambayanan sa pagdiriwang na ito ng gabi ng pagkabuhay. Ginugunita namin ang iyong paglikha na talaga namang kahanga-hanga at gayon din ang iyong pagtubos sa amin na lalo pang pambihira at walang kahambing. Basbasan mo ang itong tubig na iyong ginawa upang aming magamit para ang mga pananim ay madilig, para makapawi sa uhaw at init, at para maganap namin ang paglilinis. Ito rin ang iyong itinalagang gagamitin sa pagbibigay ng iyong kagandahang loob sa tanan. Ginamit mo ito sa pagpapalaya sa kaalipinan ng iyong hinirang na sambayanan. Habang sa disyerto sila'y naglalakbay, tubig ang pumawi sa kanilang pagkauhaw. Tubig din ang ginamit ng iyong mga propeta upang ang sinimulan mong pakikipagtipan sa tao ay maipahayag nila. Sa pamagitan ng tubig na itinalagang maging banal ng anak mong mahal, noong siya'y lumusong sa ilog Jordan, pinababago mo kaming mga makasalanan. Ito nawang tubig na ngayon iwiwisik sa amin upang ang pagbibinyag ay aming gunitain ay magpahiwatig dinawa ng aming pakigalak sa kaligayahan ng aming mga kapatid na tatanggap ng binyag sa Paskong ito ng pagkabuhay ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagsariwa sa pangako sa pagbibinyag. Sisindahan po natin ang ating mga kandila.
Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayong nilibing kasama niya nung tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayong makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong tatlong katanungan. Si Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga gawain ni Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga pangakit ni Satanas upang sumuway ang tao sa Diyos ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Kung tayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinangakong muling mabuhay, ipinako sa krus na matay, inilibing, muling nabuhay, at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Noong tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo, tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Someone.
Maaari na pong patayin ang mga kandila. Taglay ang galak na dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo, dumadalangin kami ngayon sa iyo, Ama. Sa pamagitan ng binyag, kami ay iyong pinagindapat bilang mga tunay mong minamahal na anak ng Diyos. Sa pagpapanibago ng pangako ng aming binyag, patuloy nawa kaming lumago sa pananampalataya at pag-ibig habang kami nananabik sa kaganapan ng iyong paghahari. Bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang samunahin, hindi ng bayan iyong hinira. Panginoon ang samunahin, hindi ng bayan iyong hinira. Ipahayag nawa ng may tapang at sigasig ng mga pinuno ng simbahan ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo sa gitna ng throwaway culture, kultura ng pagpatay at pagkamuhi. Bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang samunahin, hindi ng bayan iyong hinira. Panginoon ang samunahin, sa pamamagitan ng kapayapaan ni Kristo, makapagpatanawad nawa ang mga taong may mabibigat na dalahin dahil sa hindi pagkakaunawaan at alitan upang tuluyang maghari ang pagkakaisa at pag-ibig sa bawat isa. Bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang samunahin, hindi ang bayan iyong hinira. Panginoon ang samunahin, hindi ang bayan iyong hinira. Magalak nawa ang bawat pamilyang Kristiyano sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Maiayon nawa nila ang kanilang pamumuhay sa kalooban mo, O Diyos, upang maging tanda sila ng iyong pag-ibig at kapayapaan sa mundo. Bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang samunahin, hindi ang bayan iyong hinira. Panginoon ang samunahin, hindi ang bayan iyong hinira. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, upang manatili kaming puno ng pag-asa sa iyong paglingap sa tuwing nakararanas kami ng kalungkutan at pagkasadlak.
Bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ang sauna niyo, dinggi ang manayang iyong Panginoon, ang sauna niyo, dinggi ang manayang iyong Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming pumanaw na nananalig at umaasa sa grasya at kagalakang hatid ng iyong muling pagkabuhay. Bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ang sauna niyo, hindi ang manayong inira. Panginoon, ang sauna niyo, hindi ang manayong inira. Ama naming lubing mawain, lubos ang aming galak at pagpapasalamat sa pagkakaloob mo sa amin ng manunubos na magliligtas sa amin mula sa aming pagkamasuwain. Dinggin mo kaming patuloy na umaasa sa iyong paglingap at pag-ibig, alang-alang kay Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahandog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa nagsimulang Pasko ng pagkabuhay, kami itaguyod nito sa kagalingang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumupo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng kanyang sariling buhay. Siyang tupang mamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng palati ang langit at upaw sa sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bye.
bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay unigahin sa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco, na aming Santo Papa, ni Honesto, na aming Ibispo, at lahat ng mga kapariya. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sama.
hiniling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo at sumayin rin. Ngayon magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapatid, ito ang ating Panginoong Hesukristo, ang muling pagkabuhay, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakihintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang sa aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa piging ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo ay makaisa sa pananalig sa iyo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilihod para sa Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasawan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos mapagsawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Saints Arnold Jansen at Joseph Fernandez. Magsiupo po. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi sa ating salubong. Ang mga kalalakian ay tumungo sa Gutenberg Building sa kaliwa ng ating shrine. Ang mga kababaihan ay tumungo sa Finneman Building sa kanan ng ating shrine. Ang mga senior citizens ay maaaring magabang sa harap ng ating shrine. Maraming salamat po. Happy Easter po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoong muling nabuhay. At ikinagagalak din naming batiin yung ating mga kapwang mananampalataya sa iba't ibang dako ng mundo. Alam ko na maraming minsan nakakataba ng puso na sasabihin, Father, taga Australia ako, Canada, Italy, Middle East. No, akala mo kakilala na namin sila, no, pag bumibisita. So, ang aming pagbati rin mula sa shrine, sa lahat ng mga kapatid na tumatangkilik, tumutulong sa ating shrine. Happy Easter po sa inyong lahat. Dahil Easter ay at napakagandang panahon, sabi nga natin, ito yung tugatog ng ating pagdiriwang bilang mga Kristiyano.
Nais di ko rin sunggaban itong pagkakataon para magpasalamat. Alam nyo, may nung confession, hindi naman kasalanan ito. No? Sabi nung isang penitent ay, alam mo, Father, medyo frustrated ako dahil level 1 na tayo. Hindi man lang nagpapasalamat yung simbahan na nandito na tayo sa ganito, sabi niya. Oo nga naman, sabi ko. Kaya unang-una, magpasalamat tayo sa Panginoon na pwede tayong magdiwang bilang sambayanan ngayon after 2 years na ating pagdiriwang lamang ay online. So, pasalamatan at purihin natin ang ating Diyos. No? Nais ko rin na pasalamatan ang aking ka-team na mga pare dito sa shrine. Ang namuno ngayon si Father Dondon Rolion na si Father Ben Beltran, ang ating preacher. Ewan ko kung nandito ang Vice Rector si Father Ron Ray. Salamat din sa aking ka-team na at kasama ang mga kapwa kong SVDs dito sa Seminaryo ng Christ the King na nakibahagi sa ating Holy Week activities sa pamumuno ng ating rector, si Father Pablito Tagura. Thank you, conferers. At kasama natin ang mga bagong pari natin na naghahanda para sa kanilang misyon. Si Father Yofe from Kenya. Graduate siya sa Tagaytay. Ngayon ma-assign sa Ilocos. Mag-aaral ng Ilocano. Ayan. Yung dalawa naman ay si Father Tristan. Ma-assign sa Kenya. Magkapalit sila. And then si Father Jerome Tugadi from Abra. Papuntang Mexico. Hola, Mexico. Ayan. So, panalangin natin sila para maging matagumpay ang kanilang misyon. Nais ko ring pasalamatan ngayon ang mga sponsors natin, mga katuwang natin para maging matagumpay ang ating pagdaos nitong Holy Week celebrations. Unang-una si Mr. Erwin Tulfo sa pagtulong sa atin. Mayroong nakita niyo yung ating LED dyan sa labas. Isa sa mga itinulong niya. Among many things, no? Thank you, Mr. Erwin Tulfo. Gayon din ang ating mga media partners, si ang GMA Network, at of course ang ating Shrine Pastoral Council, pinamumunuan ni Ninyo Versosa, ang bagong kasal. Ayan. At ewan ko kung nandito ang misis niya. So, bagong kasal ito. Si Freda at Albert Hemora, of course, ng ating devotion. Si Ate Janet Bugayong. By the way, yung anak niya, si Don Bugayong, ay kapapasa din ng bilang abogado. Kaya congratulations. Ewan ko kung nandito si Don. Also, Roy and Maricor De La Rosa, Alan Robinson, Arman Seguis. Ayan, marami siyang fans si Robinson. Si Johnny Isorena. Thank you sa napaka-sipag na Pastoral Council members. Gayun din ang ating mga seminarians sa pamumuno ni Father Sherwin at ang acting prefect si Father Anthony Inson. Thank you.
Yung ating worship ministry groups, ang Divine Word Lectors na pinamumunuan ni Grace Bautista. At isa sa kanila ay ikinagagalak din naming batiin isang abogado, si Aaron Hemora. Kaya mga big time ang ating mga lectors dito. Ang MLK ministers na pinaparang munuan ngayon ni Yuli, Ulysses. Si mga greeters and collectors ni ate, at grupo ni ate Janet. Altar servers, leader nila si Gab Mariano. Music ministry, si Malu Domingo. Gayon din ang ating Shrine Youth Ministry. Ang choir, SBD Seminarians at ang mga makisig at napakagaling na accompanist at musical director nila, si Elven Rescover. Thank you, Elven. Gayon din ang mga kapulisan na pamunuan ng Barangay Kristong Hari at ang Christ the King Mission Seminary security personnel sa pagmumuno sa pagkaayusan ng ating kapaligiran nitong mga araw. At gayon din ang aming shrine staff, si Jane, si Divine, si Jonah, Victor, Jake, Rocky, and sino pa ba? Nakalimutan ko. Joanne. At sa inyong lahat, mga kapatid, kami nagagalak na i-welcome kayo ulit dito sa ating shrine. At isusunod natin yung ating salubong, no? Gaya ng na-announce. Dahil walang mga bata ngayon, may twist tayo ngayon. Ang mga once young naman ang mga mag-perform ngayon. So muli, Happy Easter, maligayang Pasko ng pagkabuhay, naragsak nga Paskwa ti Panagumar. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magsiyo ko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Sa dakilang kapistahan ito ng muling pagkabuhay ni Jesu Kristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos sa tanang kasalanan, ay kanya nawang ipagsanggalang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu Kristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusinawa niya kayo ng kawalang kamatayan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay. Pasapitin nawa niya kayo sa kaganapan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong tagliang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia! Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia.
ng labuhay. Hallelujah.